Nitong Miyerkules, tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap sa bigas. Ito ang kautosang nagtatakda sa presyo ng regular milled sa 41 pesos kada kilo at well milled sa 45 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Trade and Industry, higit 80% sa mga rice retailers ang naging compliant sa utos ni Pangulong Marcos. Kung ito ang pagbabasehan, sabi ng DTI, matagumpay ang price cap. Kung sa vantage point po namin, kung yun po ang magiging sukatan natin, yung market retail price, yung maayos na lista, at saka maayos na payouts, sa tingin ko po ay there's a great measure of success na nakikita po tayo sa mga aspekto po yun. Pero kahit tinanggal na ni Pangulong Marcos ang price cap, nilinaw ni Trade Secretary Alfredo Pascual, natatapusin ang pagbibigay ng cash assistance sa mga apektadong rice retailers. Naisumite na rin kasi ang mga pangalan ng mga ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tatapusin, no? Para naman fair, di ba? Patas. Patas ang laban sa tika nga, no? Ayon sa DTI, nasa 217.2 million pesos na cash assistance na ang naipamahagi ng DSWD sa higit 14,000 na rice retailers mula sa 19,685 na kabuuang bilang ng mga retailers sa buong bansa. Dagdag pa ng DTI na kahit tinanggal na ang price cap, hindi sila hihinto sa pagmonitor ng presyo sa bigas. In any case, while we're here, we will be closely monitoring still the prices of rice and other BNPs assigned to DTI. Samantala, nanindigan naman ng DTI na walang adjustment sa suggested retail prices ng iba't ibang produkto sa kabila ng hirit ng ilang manufacturer na taas presyo. Inilahad ni Pascual na sa kanilang nakaraang pagpupulong kasama ang mga manufacturer na humiling ng taas presyo, ilan sa kanila ay binawi na ang kanilang hiling. Well, ang nangyari nung meeting namin with the manufacturers, there are at least 6 who have earlier submitted requests for price adjustments and who said that they're withdrawing their requests. Naka-influence naman sa iba yun, ano? At nagkaroon ng consensus na hold off muna hanggang end of the year. Kabilang narito ang mga manufacturer ng bottled water, kandila, condiments, tinapay at toilet soap. Sa Webes, nakatakda namang makipagpulong ng DTI sa mga manufacturer ng canned sardines upang umapela sa kanila na walang mangyayaring adjustment sa SRP ng iba't ibang bilihin hanggang sa matapos ang 2023.